Magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat at dumalo ka sa aking YouTube channel. Inaanyayahan ko kayo na i-share ang inyong karanasan sa inyong nakaraan ng inyong buhay. Masaya man ito o malungkot, welcome kayo sa aking channel. At kung gusto nyong humingi ng payo o advice kay Kuya Guards, welcome kayo sa aking YouTube channel. At gagawin ko ang makakaya ko na ituwid ang inyong tinatahak na daan para sa inyong buhay. Ginawa ko ang aking YouTube channel para i-share sa inyo ang aking tinatahak na kahirapan ng isang mahirap na pamumuhay at kung paano ko nilabanan ang lahat ng mga pagsubok na dumaan kay Kuya Guards. At sa mga gustong i-share ang karanasan ng inyong nakaraan, maaari po kayong isend sa akin messenger account at ang aking Facebook page na nakalagay sa description below. Maraming salamat and God bless you all. Ang lihim ng Saudi Arabia. Tapos kong kumain, sumandal ako sa aking upuan at pumikit at nagdasal na sana'y gabayan ako ng ating Panginoong Diyos sa aking pupuntahang bansa at gabayan niya ako sa lahat ng pagsubok sa aking buhay sa Saudi. Pagkalipas ng 10 oras, umapag na kami sa Riyadh, Saudi Arabia. Dahil sa higpit ng airport ng Saudi Arabia sa verification area, tumagal kami ng kulang 2 oras bago kami nakalabas sa airport. At sabay-sabay kaming 19 na pumunta sa waiting area. Masaya dahil marami kami. Pagkalipas ng 1 oras, 2 oras at 3 oras, wala pa rin yung sundo namin sa airport at kinabahan na kaming lahat but wala pa kaming sundo sa oras na yon. Nag-usap-usap kaming mga magkakasama na tawagan na namin ang aming agency sa Pilipinas at nag-ambagan kami para bumili ng SIM card. At tinawagan namin ang aming agency for long distance call at nakontak naman namin ang aming agency sa Pilipinas. At sabi ng agency namin sa Pilipinas na nadili lang daw ang pagsundo sa amin sa airport at hintayin na lang daw namin at darating din daw. At lumipas na naman ng 1 oras, wala pa rin yung sundo namin at gutom na kami at naghanap kami ng makakainan. Hindi kami sabay-sabay na kumain para pag dumating yung sundo namin ay nandun ang mga iba namin kasama. Sa sobrang tagal na namin sa airport mula 4 AM hanggang 11 AM, nasa airport pa rin kami at hindi maiwasan na mag-isip ang mga ibang kasama ko na napiki kami na hanggang airport lang kami at hanggang may dumating na driver na Egyptian at nagpakilala siya na Al-Majal Company at yun nga ang aming company na nakalagay sa aming daladalang dokumento. At nabuhayan kaming lahat at binasa niya ang kanyang susunduin at 3 lang yung pangalan na nabanggit niya kaya nabawasan na kami ng 3. At sumakay na sila sa van at naiwan na kaming 14. At kahit papaano ay
nabawasan ang pag-alala namin sa oras na yon. At umabot na kaming naghihintay ng sundo namin ng 1 p.m. wala pa din. At maya-maya may dumating na Indian driver ng Almajal Company at tuwang-tuwa kami dahil dumating na ang aming sundo. Ito ang una naming araw sa Saudi Arabia. Hirap na ang dinanas naming magkakasama. At sumakay na kami sa aming sundo na minibus at dinala kami sa isang bahay na nagsisiksikan ang mga iba't ibang lahi. Meron Indian, Egyptian, Bangladesh at tatlong Pinoy na naabutan namin sa isang bahay. At may dumating na isang Arabo at binigyan kami ng 500 riyal pang allowance daw namin sa aming pupuntahan. At may daladalang pagkain na lechon manok at simot na simot dahil sa gutom namin lahat. Pagkatapos naming kumain, nakipagkwentuhan kami sa tatlong Pinoy na naabutan namin at sabi nila na magdadalawang linggo na sila doon at wala pang kumukuha sa kanila. At kinaban ako dahil baka gaya ng mga ibang nag-abroad na hanggang flight lang sila pero walang trabaho na naghihintay sa kanila. At may kasama na kaming umiiyak. Dahil sa kwento ng tatlong Pinoy na naabutan namin sa isang bahay. At pagdating ng 7 p.m. ng gabi, may dumating na minibus. Pinasakay kami at nakasama namin yung tatlo at 19 kami ulit. At hindi namin alam kung saan kami dadalhin. At maya-maya, isang bus terminal ang aming pinuntahan. At inasis kami ng isang Arabo para kumuha kami ng ticket. At nakalagay sa aming ticket, sticker ay Tabuk. At doon ang aming destination. At sumakay na kami ng bus papuntang Tabuk, Saudi Arabia. Napansin namin, 10 oras na kaming nagbibiyahe at umaga na, hindi pa rin kami nakakarating sa Tabuk. Pagdating ng tanghali at huminto sa may kainan ang bus para kumain, yung driver at konduktor na Arabo. First time namin na matikman ang pagkain ng Arabo. At iba talaga ang panglasa namin, kaso dahil sa gutom, pinilit naming kinain dahil sa gutom na kami. Umalis na kami ulit at madilim na, nasa biyahe pa rin kami. At natulog na ako dahil hindi ko na kaya, pagod at antok na ako. Ganon din ang aking mga kasama. At nagising ako at maliwanag na ulit pero tumatakbo pa rin ang sinasakyan naming bus. At hindi nakatigis ang isa naming kasama. Kinausap niya ang Arabo na konduktor sa pamamagitan ng sign language at naintindihan naman ng Arabong konduktor. Sabi niya, mga 8 hours pa na makarating tayo sa Tabuk. Pagkalipas ng 8 oras at nakarating na kami sa terminal ng bus sa Tabuk, Saudi Arabia. Pagbaba namin sa bus, may naghihintay na bus sa hindi kalayuan at sumakay na kami ulit. Nagbibiroan kaming magkakasama na ilang oras na naman kaya ang biyahe natin, sabi ng mga kasama ko.
at dinala kami sa aming accommodation at nadismaya kami sa nakita naming itsura ng aming tirahan, parang mga bahay ng squatter ang aming tirahan sa Tabuk. At nahati-hati kaming 19 sa iba't ibang kwarto. Pito kaming magkakasama sa isang kwarto at may maliit na kitchen at may CR din. Ang aming higaan ay double deck. At kinaumagahan, pumasok na kami sa hospital at may sasakyan kaming bus papuntang hospital. Dahil may kalayuan din, umabot din kami ng 20 minutes ang biyahe mula sa aming accommodation hanggang sa hospital. At nakarating na kami sa King Khalid Hospital at bumaba na kaming lahat at pumunta kami sa office ng Almajal Company. Ang una naming ginawa ay maglinis sa lobby at mga hallway ng hospital at naglinis na sa mga room at iba pa. At yan ang ginawa namin sa loob ng 8 oras na pagtatrabaho sa ospital. At umuwi na kami sa aming accommodation at naghanap kami ng SIM card para makatawag ako sa Pilipinas. Dahil mula noong dumating kami sa Saudi Arabia ay hindi ko pa natawagan si Maria Gracia. Halos mag-aapat na araw na kami dito sa Saudi ay hindi ko pa natawagan. Kahit mahal ang SIM card ay bumili ako para makatawag kay Maria Gracia. Kahit mahal ang long distance call ay nag-load pa din ako. At natawagan ko naman ang aking asawa. Halos 3 minutes lang yung load ko. Ubos na kaya hindi na ako ulit nag-load. Kahit papaano, nasabi ko kay Maria Gracia na okay naman ako. Nakarating at sa hospital ako nagtatrabaho. At sa araw na yon ay nagtitipid ako ng aking allowance dahil lahat ng pagkain namin ay binibili. Ang libre lang sa company namin ay ang tulugan at transportasyon namin. Ang 2 araw ko na sa King Khalid Hospital ay mayroon na akong pupistuhan na establishment. Yon ay ang training center. Doon ang opisina ng mga officers ng mga doctors sa King Khalid Hospital. Bali, 7 kwarto, 2 ang babaeng Arabo na officers at 5 naman ang mga lalaking Arabo. Ang pinakamataas sa kanila ay babae, si Ma'am Amira. Ang ginagawa dito sa training center, magsiseminar ang mga doktor at mga nursing dito sa training center, sila nagsiseminar. Ang mga kasama kong nagtatrabaho dito sa training center ay 2 Bangladesh, si Abdul Latif at si Sohel. At si Sohel ay marunong konti sa English, kaya hindi ako masyadong nahirapan dahil siya ang nagtuturo ng aking gagawin sa loob ng training center. Gaya ng maglinis kami sa mga opisina, lobby at 2 CR. At pag may seminar, maglagay ng mga upuan, lamesa at mga manikin. Pagkatapos maglinis sa mini kitchen kami tumatambay pag wala na kaming gagawin. Ang kagandahan dito sa training center, pag Huwebes at Biyernes ay walang pasok ang mga officers dito sa training center. Kaya pwede kaming matulog pagkatapos ng malinis ang lahat ng area.
At natapos na ang 8 oras at uwian na kami. Pumunta na kami sa hospital. Doon kasi ang waiting area ng aming sasakyang bus. Pagdating namin sa aming accommodation at may mga Arabong naghahanap ng may gustong mamitas ng kamatis at sumama ako. 3 hours ay 50 riyal, ang katumbas sa peso ay 500 pesos na. Pero hindi araw-araw kami nagpipitas. Minsan 2 o 3 beses lang sa isang linggo. Kahit papaano, may pandagdag ako sa aking allowance habang naghihintay na sumahod kami sa ospital na pinagtatrabuhan ko. At dumating na ang unang buwan namin sa Saudi Arabia at sahuran na ang lahat ng cleaner sa company. Unang sahod ni Kuya Guard sa Saudi Arabia, magkano kaya? Abangan! Thank you for watching!